So mga tol, sumagot na nga ang mga luntayaw sa hamon ni Tigasin ng Cavite. Sinabi nga ni Silverboys TV mga tol, bago nga daw sila hamunin itong si Tigasin ng Cavite, lampasan muna daw nila ang tropa nila na si Bucky the Great TV. Saka daw siya papansinin ng mga luntayaw. Pasalamat ka dahil kay Tropa Daryl, pinaglaanan ka namin ng panahon, diba, sinagot ka namin. So, ito lang ang ano namin sa'yo. Bago ka makano sa amin, lagpasan mo muna itong tropa namin, si Bucky the Great TV. Baka daw yung pusta ni Tigasin ng Cavite ay galing daw sa nanay niya. Di daw katulad ng pera nila na pinag-iipunan daw nila. Yabang-yabang mo, galing naman sa magulang mo yung pera mo. Kaya nga. Baka yung posta mo galing sa nanay mo. Ito, pinag-iipunan namin para matuloy lang. Ika naman ni Haring David mga tol, kung gusto nga daw niya, yung 10,000 daw niya, pag nanalo daw siya, ay gagawin daw niyang 15,000. Yung 10,000 mo, pag nanalo ka, gagawin namin 15,000. Dadagdagan pa nga daw ito ni Silverboys TV ng 10,000. At pati nga din yung may-ari ng gym ay magdadagdag din daw ng 50,000. Matuloy lang daw ang laban nila. Sa kabilang banda mga tol, may sagot naman si Tigasin ng Cavite. Sa FB page nga nito mga tol ay nagpost ito. At ito ang sinabi niya mga tol, David at Sam Luntayaw, Silver Boys, ano sabi nyo? Bago kayo, bata nyo muna ang talunin ko. Tapos hinihingan ko kayo ng kontrata. Wala naman kayong sagot. Sa kabilang banda mga tol, Albert Pagara, kahit saan daw siya mapunta ay nagtitraining daw ito. Nasa dagat nga ito mga tol, at nagpakita ng shadow boxing. Humanda na nga daw si Jasper Kaino. Lumiliit na daw ang mukha niya dahil nagre-reduce na daw siya. Para bugbugin daw talaga niya si Jasper Kaino dahil sobrang yabang daw nito. Simula kami ng tinamay mukha ko hanggang may maliit-liit na kasi nagsisimula ako mag-reduce. Ang bugbugin nila talaga kasi yung yabang mo. Siya daw ay hindi marunong magyabang. Ganun lang daw ang forma niya. Pero hindi daw siya mayabang. Kaya daw sa lahat ng mahihinang nila lang, Bisaya lang daw ang malakas. Pagdating naman mga tol kay Jasper Kaino ay tila busy ito sa pagtatrabaho. Pinagsasabay nga nito mga tol ang pagtatrabaho at pag-iinsayo. Sa live nga nito mga tol ay kumakain ito sa isang karinderiya. May nagcomment nga sa kanya mga tol at sinabi na sure win na daw itong si Pagara. Kaya sagot ni Jasper Kaino mga tol, hindi pa nga daw nila nakikita ang laban. Nanguhusga na daw agad sila. Lakas ng tama mo sure win Pagara. Wala pa nga laban, nanguhusga ka na agad. Kakainin daw niya ang kamao ni Pagara at kakainin din daw ni Pagara ang kamao niya. Kakainin ko kamao ni Pagara. Kainin din niya kamao ko. May nag-comment pa nga dito mga tol kay Jasper Kaino na huwag na nga daw niyang pangarapin si Milka Martin dahil hindi daw sila bagay. Ika naman ni Batang Yagit mga tol, hindi naman daw niya nililigawan si Milka Martin. Crush lang daw niya ito at umahanga lang daw siya. At saka may boyfriend daw si Milka. Masama daw ba na mayroon siyang inspirasyon? Masama ba yung maging inspirasyon ko siya, di ba? Masama ba yun? At sa lahat nga daw ng hindi naniniwala sa kanya, bahala daw sila. Tiwalang-tiwala daw sila kay Pagara. Kumakain daw ba ito ng bakal? Baka matameme daw sila pag naglaban na sila ni Pagara. Kaya wag daw sila magsalita agad ng tapos. Di pa nga daw nila nakikita ang laban. Baka nga daw tumakbo si Pagara sa kanya. Wala nga daw siyang inaatrasan at walang inuurungan. Kahit pa daw ang mga tatay ng basher niya ay lalabanan niya sa suntukan. Baka yung Pagara niyo to, takbo ng takbo yun. Tumakbo yun sa akin. Si Batang Yagit walang inaatrasan, walang inuurungan. Kahit tatay niyo pa kasuntukan ko,